Hi everyone! Welcome back ulit sa akin YouTube channel. So for today's vlog is i-share ko sa inyo kung paano gawin ang Paltawsi. Ito ay nag-trending sa TikTok. So syempre DIY beauty, pang beauty tayo. So itatry natin yung Paltawsi na nag-trending sa TikTok. So ganito lang ang procedure niya. Kailangan natin ng tawas. Ayan. So depende sa inyo kung ilang kutsarang ilalagay nyo, pero sa akin kasi medyo madami rin ng konti. And then ayan, so kailangan natin ng kalamansi and Palmolive shampoo. So ang ginagamit kong Palmolive shampoo is kulay pink, kasi ayun yung nakikita ko, kulay pink. Pwede naman daw na ibang color, pwedeng green or violet, pero mas maganda daw yung Palmolive na kulay pink. So ayan, so ang kalamansi na ginamit ko is 8 na kalamansi. So ipiga lang yan dun sa tawas yung kalamansi. So depende sa inyo, sa akin kasi 8 kalamansi ang ginamit ko, pero dapat nga medyo marami, kasi medyo alam nyo na malaki-laki yung katawan natin. So ayan, so ang dami ko nakikita nito sa TikTok, and yun nga, nagbabalat nga daw siya, and ayan. So itatry natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Ayan, so ayan, piga-piga lang. And then ayan, haluin lang, and then ilalagay na natin ang ating Palmolive. So sa akin isang Palmolive sachet lang, pero yung iba nakikita ko sa TikTok is 2 Palmolive, pero sa akin isa lang muna. So first time ko lang naman siyang gagamitin, and then ayan. And then haluin lang ng haluin hanggang sa maging mag-milk na siya. Ayan. So ayan, ganyan yung itsura niya. Ayan. So ready na natin siyang ipahit sa ating buong katawan. So ayan na, pinapahit ko siya sa aking mga braso. As in sa buong katawan, pero syempre hindi ko na ipapakita sa inyo ha, kahit sa mga singit is kilikili. Ayan, as in sa buong katawan ko yan siya nilagay. Ayan, so pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya ilagay. So ayan, hanga sa kilikili, sa mga singit natin. So ayan, sa lahat ng buong katawan lang. So ayan, ganyan lang ang paglalagay. And then binababad lang siya ng aqua says, binabad ko lang siya ng 5 hours. Ayan, so medyo matagal, no? Pero sa mga nakikita ko kasi sa TikTok is 5 hours daw nila binababad. So ang experience ko lang dito mga malas is nung binabad ko siya ng 5 hours is medyo mainit. Kasi yung parang feeling mo ang kapal ng balat mo, ganun siya. So if sensitive ang skin mo, syempre mag-test ka muna, no? Huwag kang basta-basta maglalagay, kasi kapag sensitive yung skin, hindi natin alam, maaring hindi ako nagkaka-irritate kasi hindi ay sensitive yung skin ko, and maaring magkaka-irritate sa skin mo. Kaya kapag gumamit kayo ng mga ganito, mga DIY na pampapahid sa ating katawan, is kailangan mag-test kayo, kasi mahirap na, di ba? Baka magsisipa tayo sa huli. So ayan,
Ito naman yung pangalawang lagay ko. So every morning binababad ko siya ng 5 hours and ayan 2 days ko siyang ginamit. So ganun lang din ang procedure. Paghalo lang sila yung Palmolive sachet, kulay pink, Kalamansi 8 pieces and Tawas. So ganun lang ang procedure lagi and ayan punas isakan mo na ipahid. So ayan. So kasi mga my loves, meron akong naririnig dito, nakikita ko sa TikTok na yung iba nangangati sila, hindi nagkaroon sila na parang butlig-butlig na parang buwang araw. Syempre, kailangan talaga is hindi tayo pare-pareho. Lagi kong sinasabi na hindi tayo pare-pareho ng skin. So, maaaring umepekto sa akin and maaaring hindi umepekto sa inyo. And, hindi naman na, hindi sensitive yung skin ko kasi medyo balat kalabaw char. So, kailangan mag-test muna talaga sa bago kayo magpahid-pahid ng mga ganito-ganito mga my love. So ayan. So papahid lang yung lahat. So ayun lang mga my love. So keep on watching mga my love sa ayan. So lalagay lang sa ating braso. Ayan. So putol yan mga my loves kasi nakakahiya kasi haggard na haggard ako dyan kasi alam nyo na pag bagong gising ganyan talaga. So ayan. So, alam niyo mga my loves, pagkatapos ng 5 hours, is naliligo na ako. And then, yung na-feel ko sa kanya nung naligo ako is, ang lambot, malambot si skin. And then, pag natuyo na siya, mga my loves, is parang feeling mo nagda-dry yung skin mo. Syempre, kailangan mo mag-lotion. And then, parang feeling mo nangingitim ka. So, yun na yung sign na magbabalat na siya. So, ayan yung mga na-experience ko sa kanya sa paggamit ng Paltawsi. Ayan. So, Palmolive, Tawas, and Kalamansi. Ayun yung na-experience ko na medyo umitim talaga ako. Pero after 2 days, ayun, doon mo talaga siya makikita na nagbabalat na siya. And natural lang daw yun yung parang feeling mo na nangingitim. And parang dry na dry yung skin mo. So, kailangan mo talaga mag-lotion or pag lumabas ka, kailangan mo mag-sunblock. Kasi kapag hindi ka nagsasunblock, lalo siyang manginit, lalo kang mangingitim. So, yun yung na-experience sa kanya. So, eto na. Yung kapag natuyo na siya, ayan yung itsura niya. Kapag natuyo na yung Paltawsi sa buong katawan mo. So, ayun, 5 hours bago ako naligo dyan. Pero, depende naman sa inyo kung ilang oras niyo siyang ibabad sa inyong katawan. Pero, sa ako 5 hours para tingnan natin kung okay ba siya. So, ayan. So, 2 days ko lang siyang ginagamit mga my love. So, sa first gamit mo, syempre wala ka pang makikita sa skin mo yung magbabalat. Pero, yun nga, sinasabi ko na para siyang nangingitim, nagda-dry. Ayan, so sign na po yun sa pagbabalat. Ayan.
ayun na mga my loves, after 2 days kung gamit ng Paltawsi is ayan yung skin mo na nagbabalat na. Parang nagbabalat na siya, no? So meron na siyang parang makikita mo na parang nagpipil. So ang ginawa ko, syempre, gumamit ako ng panghilod, yung panghilod ko para matanggal talaga siya. And ayan, so kasi ang ginagamit ko ring sabon is meron ding whitening. So ayan. So pagkatapos kong magmaligo is pinatuyo ko muna yung skin ko, yung balat ko, and then makikita mo na parang may nagpi-peel off. So ninihilod ko siya mga my love. So ayan. Ayun yung result niya after 2 days kong gamit. So nagbabalat siya, and ayan, hinilod ko siya para matanggal talaga yung balat, kasi kapag hindi mo siya hinilod mga my loves, hayaan mo lang siya, kitang kita talaga siya. And then nung natuyo na siya, ayan, pagkatapos ko maligo, ayan, kitang kita pa rin po yung pagpunas ko sa tuyong tela, ayan, kitang kita mo pa rin yung pagbabalat ng yung skin. Ayan, kung nakikita nyo, medyo naiinis ako sa camera ko. Ayan, oh, kung makikita mo, ganyan siya. May makikita ka pa rin, parang nagbabalat. Kahit na hinilod mo na siya or tinanggal mo na siya nung pagkaligo. So, may makikita ka pa rin na parang pagpipil ng yung skin. So, ganyan. So, medyo matagal po yan hanggang ngayon is nag-gaganyan pa rin yung skin ko. Maliliit lang, parang ganyan lang. Pero nakikita ko sa TikTok is parang sobrang balat-balat talaga sila. Yung as in, nagpipil talaga ng todo. Pero sa akin, ganyan lang siya. Parang, konting peel lang, ganyan. Parang paunti-unti. So, ang ginagawa ko, kadaligo ko, is hinihilod ko na siya. Ganyan. Hinihilod ko ng aking panghilod na bato. Or kung meron kayong mga panghilod dyan, ayan, pwede naman. Para matanggal lang siya. Pero ayan, may natitira pa rin mga peel. Hindi pa rin siya natatanggal lahat. So, ayan lang mga my loves. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. And huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos na i-upload ko. So, keep on watching mga my loves. Thank you. Bye. Hope you like it. Baboos.